Christianity is a relationship. It is really a love affair with Jesus Christ. But why fall in love with Jesus and why continue falling in love with Him? Ito po ang ating mensahe ngayon, the Jesus of your needs. Ang Panginoong Jesus na tugon sa ating mga pangangailangan. Matthew chapter 4 verses 23 to 25. Then Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. May the Lord speak to us personally through these words that we have shared. So what do we see here? That Jesus traveled around. Jesus went around and went everywhere to be among the people. Very specially, Jesus went to be with the needy. And Jesus preached the good news of the kingdom. We should take note here that Jesus preached the good news, not the bad news. Hindi katulad ng nakakagawian ng marami ng mga anak ng Diyos na lagi ang uumpisahan ay kontrobersiya, skandalo, yung nakakapagpaaway, mga divisive issues. But the Lord preached the good news. At ito ay tinutukoy na sa Isaiah 52 verse 7 pa lamang, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. Tayo mga Kristiyano ay meron ding dapat matutunan dito that we should bring good news to people, not just bad. And Jesus went around and healed every disease among the people. Lahat ng uri ng sakit, karamdaman, karaingan ay kanyang nilapatan ng lunas. At lahat ng ito ay kanyang ginamot. Ano po ang naging bunga ng napaka makapangyarihang ministeryo ng Panginoon? It is a two-sided ministry. One is teaching, preaching through words, the good news. And the other side is actually healing people's diseases, which is really part of the complete good news. Baliwala na dumagdag ang iyong alam, lumalim ang iyong mga karunungan, pero may sakit ka pa rin. Baliwala na masaulo mo ang mga salita ng Diyos, ang mga laman ng Biblia, pero alipin ka pa rin ng masasamang espiritu. At dahil dyan, that the Lord ministered both to the mind and the body, both to the body and the soul. News about Him, especially news is about His ability and availability, spread. Mabilis na kumalat ang balita. Ang binabasa pa lang po natin ay Matthew chapter 4. So hindi pa masyadong mahaba ang nagiging public exposure ng Panginoon. Pero napakabilis kumalat ng balita tungkol sa kanya because he had two qualities that people needed and even us, people now, need today. His ability and availability. Kaya niyang magpagaling at gusto niyang magpagaling at naroon siya at nagpapagaling. Kaya niyang magpalayas ng masasamang espiritu sa mga inaalihan nito. At gusto niya magpalayas at naroon siya at nagpapalayas nga ng masasamang espiritu. So what happened? People were brought to Him. Ganun na lang ang lalim ng pangangailangan ng mga tao na napakabilis kumalat sa panahon na wala pang telepono, walang text, walang cellphone, walang fax, walang telegrama, kumalat ng napakabilis ang balita. Sapagkat ang mga tao ay uhaw na uhaw sa ganitong uri ng pag-ibig. Pag-ibig na nagpapagaling at nagpapalaya. But we must never forget that His initiative to connect with the people was only reciprocated by the people. Dahil inuna niya at siya ang naunang lumapit sa mga tao at nagpagaling at nagturo, nangyari ngayon na kumalat ang balita, ang ibang mga tao ngayon ay siya na, sila na ang lumalapit sa Panginoon. Dahil ang nauna na lumapit ay ang Panginoon. And what were the added types of burdens here and difficulties and illnesses? Severe pain. Isa po sa aking, malapit sa aking puso na ministry is to manage pain.
Lalong-lalo yung mga cancer patients. Yung sinasabi nilang talagang hindi na pwedeng dugtungan pa ang buhay dito sa lupa. At pagkatapos ay sobrang hirap ang dinadanas bago sumakabilang buhay. Ito po isang ministry na gustong-gusto kong magawa natin ng paraan to be able to manage pain of people, that if their physical death cannot be avoided and cannot be delayed, at least to minimize their pain. At kung kayo po ay nagkaroon na ng mga kamag-anak, mahal sa buhay, na nakaranas ng ganitong uri ng mga kasakitan, alam niyo ang ibig kong sabihin. People with severe pain were brought to the Lord, and the Lord healed them. You have no control over severe pain. And then people with demonic possession, tinitirhan ng masasamang espiritu ang kanilang lupang katawan, you have no control over these spirits. You needed somebody that had greater power than those spirits. And those people were brought to the Lord. Once more, people have no control of themselves and their lives, and they were set free by Jesus. Then those who had seizures, yung mga bigla nalang kikisay, biglang bubula ang bibig, biglang manginginig at biglang tumutumba, wala kang control dyan, hindi mo alam kung kailan darating. You needed somebody who controlled higher powers to be able to put that under control, and they were healed by the Lord. At siguro yung pinakamalala na dito na talagang walang control sa sarili, yung mga paralyzed. Mga paralitiko na niyang sarili, hindi maitayo, hindi maigalaw ang sariling kamay, hindi maangat ang sariling paa. Wala talagang kakontrol-kontrol. And they were brought to the Lord, and the Lord healed them. Sino tayo sa mga pinag-uusapang ito, mga kapatid? Sino ang mga mahal natin sa buhay dito? Yung may mga severe pain, and we're talking about all kinds of pain now, not only physical. Emotional pain, spiritual pain, ang Panginoong Jesus pa rin ang sagot dyan. Humahanap tayo ng kalutasan sa mga alak, mga drugs, mga paglilibang, pagpapasarap. Subalit ang sarap ng katawan, maaari ngang makamit. Subalit ilang saglit lamang, ito ay naglalaho. Parang air conditioning na pag pinatay mo ng air conditioner, biglang iinit na ulit. Parang pagpapaypay nyo, kaya kayo pa ulit-ulit. Pagkatapos sa isang paypay, may hangin, pero wala na uli. Kailangan mong ulitin na naman at ulitin at ulitin. Kasi sandali lang ang sarap. Ganon din, ang sarap na panandali ang hinahanap ng tao para malutas ang kanyang mga suliranin. Pero merong sagot dyan na permanente, hindi nagbabago, at walang bayad. Ito ang pag-ibig ng Panginoon. Na kung papayagan natin na maging lunas ang ating makaramdaman, ay walang salang magiging mabuti para sa atin. Sino tayo dyan yung may mga problema ng demonic possession? Maring literally, we are possessed, or our loved ones, or symbolically, we are possessed. Hindi mo makayang bitawan ng isang bisyo, hindi mo matalikuran ng isang kasalanan. Nasasabi mo yung mga pinagsisisihan mo at ayaw mo namang sabihin. Nagagawa mo yung ayaw mo talagang gawin, pero ba't yun ang laging nagagawa? Para ka na rin possessed. Maaring tayo yung nagkakaroon ng seizures. 90% of the time, you are in control of yourself, pero biglang-biglang dumarating yung mga panahon na wala kang kakontrol-kontrol. Para ka na rin dinapuan ng seizure. And then there may be, among us, people who are really paralyzed. Those who are spiritually and emotionally paralyzed. Halos patayin ka na nang bumubugbog sa'yo at nagpapahirap sa'yo, pero wala kang magawa na lumayuman lang at ipagtanggol lang yung sarili. Para kang paralyzed. Because you're emotionally paralyzed. At marami po mga battered women, ganun. Talagang nanganganib na ang buhay, halos pinapatay na, pero wala man lang magawang hakbang, parang paralyzed. Hindi alam ang iisipin o gagawin. Na mayroon tayong mga problema sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, wala tayong magawa para tayong mga paralyzed. Ganyan din ang mga dinala sa Panginoon. And the good news is, lahat po sila napagaling ng Panginoon. Ano man ang ating dinaramdam, ano man ang ating mga sakit, at ng mga mahal natin sa buhay, si Jesus pa rin ang dapat nating lapitan. At hindi naman mahirap sapagkat siya na una ang lumapit, siya na. Napakabuti ng Panginoon. Bagay na pinupuri. Kaya minsan ang Panginoon ay naglalakbay at sa pagpunta niya sa ibabo ng isang burol, nakita niya yung Jerusalem na nasa ibabo ng isang mas mataas na burol at siya ay napaiyak. Sapagkat sabi niya, kawawa ang mga tao, sila'y ligaw.
napakarami nilang dinadalang karamdaman, eh hindi nila alam kung kaninong doktor dadalhin. Nakita niyo po sa ating bayan, naroon sumikat ang isang nagdo-doktor-doktoran na napapababa niya yung araw. Tapos nabisto ng lahat, fake pala. Naroon sumikat ang mga faith healers na nabisto rin yung iba, mga atay-atay pala at balong-balunan ng mga manok, yung mga tinatanggal sa'yo. O operahin ka, biglang electric fan ang makukuha sa loob ng iyong tiyan. At maraming naniniwala sapagkat mga desperado. Kung sinong umusong doktor doon, punta doon. O nauso ang ganitong gamot, o nauso ang ganung herb, kahit na lang saan ang tao. Sapagkat lahat ng tao ay may karamdaman. Lahat ng tao ay may kinatatakot ang mga sakit. Pero si Jesus ang sagot. Kailangan nating maintindihan, we should be able to operationalize in our daily life what it means that Jesus is our healer. That Jesus is the answer to all our needs. Na kung meron tayong problemang financial, paano mangyayari na si Jesus pa rin ang solusyon? Kasi iba sasabi nila, ang taong nagigipit sa patalim ay kakapit. So gagawa ng mga ibang paraan para malutas ang problema. Definitely mga paraan na hindi maka-Diyos. Definitely mga paraan na hindi turo ng Diyos. So anong nangyayari? Sinasabi natin, hindi solusyon si Jesus sa problema kung ito. Kailangan si Satanas ang solusyon dito. Kailangan gumawa ako ng mali para masolve to. Kasi kung tama lang, hindi pwede. Kailan natin lubos na mauunawaan ang ibig sabihin that Jesus is the answer to all our needs. And the sooner we realize that and operationalize that and make that happen in our lives, the sooner we're going to enjoy the kingdom of heaven. Whatever it means, whatever among its many meanings may be relevant to you. So we should take note that the Lord's patience were bothered or controlled by forces beyond their power. Tulad din ng marami sa atin ngayon, they needed power beyond that of their tormentor. Kailangan higit sa nagpapahiram sa kanila ang kapangyarihan ng lulutas. Philippians 2, 9-10, God gave him, meaning the Lord Jesus Christ, the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Salamat, pati ang mga tuhod ng mga masasamang espiritu luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesus. That this is a name that is above all names. That the name Jesus is above the name headache. That it is above the name cancer. That it is above the name illnesses, sickness. It is above gallstones. It is above insanity. It is above loneliness, depression. That the name of Jesus is the name above every name. Salamat ganon. Ngayon, pinakikinabangan ba natin yung katotohanan na yun? That the name of Jesus is above the name of poverty. It is above the name of hunger. It is above the name of corruption. It is above the name of sin, temptation. At kung, mga kapatid, ano man yung name ng taong umaalipin sa inyo, at buong giliw naman kayo nagpapaalipin, the name of Jesus is above that name. The name of Jesus above the name of inferiority complex. The name of Jesus is above the name of shyness. It is above the name of pain or sorrow or bitterness. It is above the name of the past. If your past was ugly and scarred, the name of Jesus is above that name. Napakalalim. Napakalalim. Ang lagi kong ipinapanalangin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kakayahang kuskus man lang ni konti ang ibabaw ng inyong salita. Sapagkat kung minsan nandun lang tayo at hindi nakakapasok sa lalim nito, kaya nababaliwala ang dapat sana'y napakaraming kapangyarihan na available sa mga anak ng Diyos. Mga Kristiyanong may mga takot sa dilim, mga takot sa multo, sa mga kaluluwa at kung ano-ano pa. 1 John 4:4, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Bakit ka matatakot kung ang pangalan ng iyong Panginoon ay mas mataas sa anumang pangalan? At ang ranggo niya ay mas mataas sa anuman? Namnamin natin ito, mga anak ng Diyos, at ipamuhay. And definitely, you will realize that Jesus loves you.
Ginawa ng Panginoong itaas ang kanyang pangalan at na-maintain niya yun. Salamat. Sapagkat kung siya ay nagkasala nung siya ay nabuhay sa lupa, kung siya ay nagpakahina, bumigay, hindi na niya makiklaim that His name is above every name. Mawawalan tayo ng kampyon, mawawalan tayo ng tagapagtanggol, mawawalan tayo ng tatakbuhan, alang-alang sa atin, talagang pinaghirapan ng Panginoon na malampasan ang lahat ng pagsubok. Kaya dapat tayong laging nagpapasalamat sa Kanya. At kung humaharap sa pagsubok, alalahanin kung sino siya. Na siya'y tagumpay, walang dahilan para matalo ang kanyang mga anak. Natatalo dahil nagpapatalo o nadadaya na uunahan ng takot. Anong dahilan? Sapagkat mahal tayo ng Diyos, kaya niya ginagawa yon. At yon ay naramdaman ng marami. So Jesus was followed by people. Walang gimmick. Hindi niya sinasabing, oh, tuwing Linggo, alas 3 ng hapon, magpapagaling ako, dalhin lahat ng may sakit. Hindi niya kailangan gawin yon. Hindi siya nangangako ng kung ano-ano. Walang mga devices to attract people. The attraction of Jesus was the power of His words. The words that appealed to the mind and the words that quenched the longings of the spirit. And He was followed by people from Galilee, from everywhere. Inisa-isa po yan sa Biblia at hindi maliit na bagay na inisa-isa. Ang mga sumunod sa Kanya from Galilee, from the Decapolis, from Jerusalem and Judea, and from the regions across the Jordan. In other words, lahat ng mga lugar, may mga kinatawan na sumusunod sa Kanya. Jews and Gentiles alike, the young and old, men and women, the wise and the not so wise, the learned and the not so learned, the rich and the poor, follow the Lord. Ano pang mga challenges ng katotohanan na yan, mga kapatid? That the loving, the lovable Jesus did the first move. He did the first move to be with people, to teach, and to heal. John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Nagsakatawang tao ang Panginoon para makiisa, makibilang, makisangkot, makihalubilo sa atin. Sapagkat di natin kaya, ang Panginoon, Siya na ang lumapit. And already able, because He is the Son of God, He made Himself available. And because the Christian must be like Christ, Christian, you must be able. Siyempre may ability tayo. Hindi naman napupunta sa isang tao ang lahat ng abilidad, lahat ng kakayanan. But every person is gifted by the Holy Spirit to have an ability. May ability kang mag-encourage, may ability yung isang mag-rebuke, may ability yung isa na tumulong, may ability yung isa na manalangin, may ability na umawit, kung ano-ano. But you should not stop at being able. You should be available. Just like Jesus. You must be available. Hindi mo pwedeng ipagkait ang abilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos, lalong-lalo sa Kanyang iglesia, lalong-lalo sa church, which is His body, of which the head is Jesus. If you are not present, if you do not surrender your ability to the body, you are cheating all of us. Because God gave you an ability to be part of the patrimony of the whole church. Parang ikaibawang, absent ka, paano magkakaroon ng ginisa? Ang present lang yung sibuyas at kamatis. Magsisigang sa miso, ikaw yung miso, absent ka, di hindi sinigang sa miso. Ano pong ability nyo, mga kapatid? Alam nyo yan. Available ba kayo? O yung mga ability nyo, itinitinda nyo lang sa labas. That you have a lot of skills, but you market your skills elsewhere, and your skills are not available to the church. Pinagkakaperahan, pinaghahanap buhay yung mga skills, talent na ibinigay ng Diyos, pero pinakikinabangan ba ng iglesia? Napakahalagang tanong. Kasi kung si Lord, able lamang at hindi naman available, edi baliwala, hindi siya nakatulong. Remember that as like Jesus, you should be able and available. Dapat available ka to pray for others. Kung hindi man you are available to sing,
to lift up the feelings of people, or to give glory to God. Or you should be able to teach. May talent ka, creative ka, artist ka, pinapakinabangan ba ng Diyos? O ginagamit ka lamang ng mga advertising agencies na hindi naman masama, pero may mas mabuti pang ginagawa, ito pwede namang sabayin. The Lord was able and available. That's why He became effective. So the loving and lovable Jesus ministered to the mind, to the body, to the spirit. Kompleto. It was a holistic spirituality. Hindi katulad ng nangyayari sa maraming Christian groups ngayon o Kristiyanong tao. May mga grupo, puro doctrine, 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 teaching, teaching, teaching. Pero wala namang healing. Walang love. Puro karunungan. Meron naman healing, 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 healing. Walang doctrine. Kaya kahit na may dumating na hangin, ay sabi sa akin ng Diyos, hangin lang pala yun. May nakita lamang na formation ng nilugaw. Merong vision. Kasi mahalaga po may doctrine and teaching. Yan ang ginawa ng Panginoon. He went to teach and preach. At kadobol, He healed people. For the mind, for the heart. For the body, for the spirit. Hindi yung puro ka-teaching, wala ka naman pag-ibig, wala kang tulong sa kapwa, wala kang ginagawa, at yung karunungan mo pa nagiging dahilan para ka maging hambog at maging mayabang. Meron naman talaga, puro na lang supernatural gifts, healing at kung ano-anong mga kababalaghan, pero walang teaching, kaya madaling pasukin ng mga masasamang espiritu para iligaw. Dapat balanced. You should be balanced, and we should, because we are balanced, minister to the total person. Nakita niyo po ang Panginoon, total yung ministration. May preaching at saka may mga pagpapagaling. Mag-iingat kayo sa puro pagpapagaling, puro himala, puro dasal, puro kung ano-ano kababalaghan, pero walang intelligent teaching. Dahil madali ang madala sa kamalian, bali wala rin naman yung puro karunungan, tapos wala namang mga kababalaghan, dahil ang kababalaghan sumama sa gawain ng Panginoon. Kasabay. And make sure that you get ministered to as a total person. I was speaking with one friend, at sabi niya, ang galing-galing talaga ng tatay ko. Hanga sila sa tatay nila na sumakabilang buhay na. Nung magkokolehiyo kami, miniting kami magkakapatid, at sabi, pinag-uusapan kung anong pag-aaralan namin sa kolehiyo. At ang tanong ng tatay namin, sabi niya, ano ba yung hindi nyo masyadong gusto o medyo ayaw nyong pag-aralan o gawin? Sinabi yun ng mga anak, ayoko ng engineering, ayoko ng ganun kasi maraming math. Ito naman, ayoko ng arts kasi ganito, ganyan. Ito, ayoko ng ganun, ganyan, ganyan. Alam nyo sabi ng tatay nila at sinunod naman. Ikaw, yung ayaw mo ng engineering, yan ang pag-aralan mo. Ikaw, ayaw mo ng arts, pag-aralan mo yan. Ito, ayaw mo nito, pag-aralan nyo. Dahil hindi nyo naman talagang kinasusuklaman, medyo ayaw nyo lang. At kaya nyo namang ipasa dahil may brain kayo. At maganda ang foundation nyo sa high school. At sabi ng mga anak, bakit naman po yung ayaw namin ang pag-aaralan namin? Bakit nga naman? Tanong nyo rin ba? Sabi ng tatay, kasi yung gusto nyong gawin, kahit anong mangyari at bumaligtag ang mundo, gagawin nyo yun. Ayaw nyo man ang engineering, in between that time, sa inyong mga free time at pagkatapos ng kurso, siguradong pupuntahan nyo rin yung gusto nyo. So mabuting pag-aralan nyo yung ayaw nyo, dahil kung hindi nyo pagagawin ngayon, hindi nyo natitingnan kahit kailan. Hindi na kayo magkakaroon ng balance. Hindi nyo na malalaman yung kabilang banda. So gawin nyo ngayon yung ayaw nyo, dahil ang haba ng buhay ninyo, bata pa kayo, magagawa nyo pa yung mga gusto nyo. Sinunod nila. Naipasa naman, and I think maganda yung bunga. Naging very well-rounded people. Liban nilang siguro kung talagang survival ang issue nyo na kailangan nyo ng matutong mag-welding para mabuhay, eh siguro gawin nyo na yun. Pero ang punto lang ay ito, you must be ministered to as a balanced person. You don't only eat what you like to eat, but you eat also what you need to eat. Huwag lang kayo nakikinig sa mga taong bumubola sa inyo, sumusunod sa inyo, kahit ano ipagawa nyo, ginagawa. Dahil mababaliw kayo pag ganong tao lagi ang kasama nyo. Yung gawin nyo to, gagawin nga. Sundin nyo to, susundin nga. Tuwang-tuwa ka dahil hindi ka tinatanggihan. Pero anong mangyayari sa'yo? Hindi ka na maitutuwid. Hindi ka na mag-improve sa buhay.
So dapat nakikinig ka doon sa nagagalit sa iyo, pinapagalitan ka, mali ka, ganyan. Pasalamat ka kung may nagagaganoon. Kasi pakikinggan mo lang naman, ikaw naman ang magpapasya kung gusto mo sundin. Pero at least nadinig mo. Don't surround yourself with people that always admire you and say yes and agree with everything you do because mapapahama kayo. Lalong-lalo kung ang mga taong yun ay umaasa sa inyo, binibigyan nyo, nireregaluhan nyo, natural, papayag. Kahit pag-ibitin nyo yan, pati warik, gumulong, gagawin, lalo't binibigyan nyo. Makikinig kayo doon sa mga taong sumasalungat. Lalo't alam nyo na matalino yung tao, hindi naman talaga galit sa inyo, kaya sumasalungat, sapagkat doon tayo nagkakabalance. Alam nyo, si Lord very balanced. How did He grow? Sa Luke 2:52, idinescribe ang complete growth ni Lord. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Wisdom, brain, stature physically, the body, in favor with God, spirituality and holiness, and in favor with men, social development niya. So hindi lang siya in favor with God, tapos kinamumuhian ng lahat ng tao. Hindi rin naman siya pabura ba sa kanya ang mga tao, tapos nagagalit sa kanya ang langit. Balanced. Lalo't meron tayong strong opinion o kaya meron kang strong desire na gawin, lalo ka dapat mag-submit sa magbibigay sa inyo ng balance. Dahil pag walang nagtutuwid sa iyo, kung saan-saan ka dadalin ng iyong mga hiyaka-haka at imahinasyon. You need people that will pull you back to the ground. What a gift! If there's one or two intelligent people who can tell you what you did was foolish, then you say, thank you. You are using your intelligence to correct me. Huwag natin gagayahin po yung mga hangal na nagagalit pag sila itinutuwid. Magpapasalamat ka sa kumakalo sa iyo pag sobra ka na. Huwag kang magagalit. Because you will be destroyed when intelligent people do not care about you and do not want to stop you. Napakalaking pagpapala na may nagbibigay ng balanse. At yan ay binigay ng Panginoon. The people were spiritually hungry, He fed them. The people were weak, He strengthened them. Balance. And you know, even now, people are harassed and burdened with pain. They are captured and imprisoned, sometimes fully controlled by evil forces, turning them into paralyzed beings. Anong relevance ni Jesus? The ministry of Jesus was to declare the truth and to set people free. Remember this. The true declaration of truth sets free. John 14:6, Jesus answered, I am the truth. And in John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Free tayo dapat sa mga umaalipin at pumipigil sa atin. Dapat ay malaya tayo mula sa mga ganyang mga sakit, lalong-lalo na emotional and spiritual illnesses. Kumisan ay banal kamat maka Diyos, hindi maiwasang may sakit ang iyong katawan because we are living in this imperfect world and we probably are responsible for many of our own illnesses. But the point is, the Lord promises to give us a clean slate in a spiritual way. Yung physical, hindi laging kasama. Hindi ko mo maka Diyos ka, paghihimalaan ka physically. Pero ang alam ko, nakita natin yan, pag maka Diyos ka, ang himala na emotional and spiritual, laging available. Kaya kahit na yung hindi mo mapatawad dati, napatawad mo. Yung dati mo mga takot ay nalalampasan mo. Sapagkat ang mahalaga naman ang espiritu eh. Malaya man ang katawan kung nakakulong ang espiritu, baliwala. Ngayon, ikulong man ang inyong katawan ng mga sakit at kung ano-ano. Pag malaya ang inyong espiritu, literally, sky is the limit. Kaya masarap yung nangangarap at nag-i-imagine. Kahit hindi ka nakakasayaw ng balay sa iyong pangarap, nagbabalay ka, nangyayari in the spiritual world. Kaya dapat yung ating espiritu nakakalaya. Pero alam nyo, yung espiritu man, kumisan hindi makalaya. Hindi makapag-isip ng magagandang bagay, puro negative. Eh di hindi malaya. Hindi makatulog. Hindi makapamahinga. Binabagabag ng maraming bagay. Diyan, lalong-lalo na, napakahalaga ng himala ng Diyos. Meron mong tatanong, Pastor, bakit ito? Nagdasal na kami ng nagdasal, paralyzed pa rin ang nanay ko. Eh, hindi naman obligasyon ng Diyos na lahat ang hinihingi natin ibigay niya at hindi yan kasama sa ipinangako. Pero ang pinapangako, spiritual freedom. Emotional freedom. At higit naman yun ang mahalaga. Pero,
Paano po nagpalaya ang Panginoon? Paano nagpagaling? Teaching first. Preaching first. Healing follows. Hindi pwedeng healing agad, wala namang teaching. Dahil pwedeng magkaroon ng parang healing, yung pala, deception lang yan ni Satanas para sumaniwala ka agad. Kaya yun pong may mga gifts, gifts of healing, halimbawa. Mga gifts of the Spirit na kakaiba, vision, dreams, prophecy, naniniwala tayong meron pa niyan hanggang ngayon. Pero, ang dapat na laging ginagawa ng taong naniniwalang meron siyang gift of a healing, of prophecy, of kung ano-ano, dapat lagi siyang nakikinig sa intelligent and spirit-filled preaching and teaching para magkabalan siya. Kasi kung lagi lang niyang sasabing, may vision ako, may leading ako, paano man natitiyak na galing sa Diyos at hindi lang sa iyong emosyon? Kailangan lagi kang napasa sa ilalim sa gifts ng iba. The gift of knowledge, the gift of teaching and preaching must give direction to the other gifts that are difficult to validate. Hindi tayo puro emosyon. Kaya ang sabi sa Corinthians, the spirit of prophets are subject to the prophets. Ibig sabihin, may spirit ka, mayroon kang kung ano-ano, dapat subject yan to other prophets, hindi lang sa'yo. Dapat may accountability ka, sapagat madaling malasing at mahibang, lalo't emosyonal ka. Kung madali kang umiyak, madali kang malungkot, madali kang tumawa, emosyonal ka, bantayan mo yan. Kasi maring yan ang pasukin ni Satanas para kadayain. At kung may gift ka man, itinulak ka ng itunulak ni Satan na maging katawa-tawa, maging kakaiba na, maging weird, wala na tuloy maniwala sa'yo. E ba't ka may gift kung walang maniniwala sa'yo? Kaya ang mahalaga, pinaniniwalaan ka, hindi ka napagkakamalang loka-loka, o may sira, o ganun. Dahil sino ngayon na makikinig sa'yo? Bali, wala ang gift. That's why those who are gifted must surrender themselves to those who have the gift of knowledge and the gift of teaching. Then there will be balance. Ang mga sobra ay nakakalos, ang rough edges ay kumikinis, all for the glory of God. Kaya nga po kuminsan, marami mga churches ang nagiging problema nila, yung mga madadasali na members, at saka yung mga mahilig sa mga kung ano-anong gifts, kumaattend ng seminar dito, aattend doon, tapos dala-dala sa church yung kung ano-anong katuruan. Dahil kung hindi nabibigyan ng control yung mga yan, lumalaki kuminsan ng loob na kami ang kinakausap ng Diyos, kami ang mga prayer group, sa amin inire-reveal ang lahat, yumayabang at nag-i-split ang church. Tell me, pag ganun ang nangyari, galing ba sa Diyos ang espiritu na yon? Kaya dapat itinutuwid, inilalagay lahat sa lugar. Gusto ko pong bigyan ng diin, ang lahat ng may spiritual gifts, lalo fabulous gifts, must surrender to the pulpit and to the education department of the church. Because it is the knowledge that is verifiable that will validate the occurrences and events that are too difficult to validate. Dapat merong ganong control. Ngayon, if you encounter the truth, if you encounter the Lord, dapat ang kasunod, freedom. Nakita niyo si Zacchaeus, when he encountered the Lord Jesus Christ, biglang sabi niya, Lord, half of my money I'll give to the poor. Lahat ng aking mga dinaya, ibabalik ko, times four. May natira pa kaya sa kanya? Siguro wala na. Pero bakit siya naging free? Marahil ang Diyos niya noon, pera. Kaya ngayon, na si Lord na ang Diyos niya, yun ngayon ang patotoo niya, na iba na ang Diyos niya, hindi na pera, bali wala na sa kanya. Pero kung hindi naman niyo pera ang Diyos, hindi ko mana-convert kayo kay Lord at naging Savior niyo siya, ipapamigay niyo na nga yung pera niyo. Kasi kung hindi naman yun ang Diyos niyo, hindi niyo makailangan tanggalin. The Samaritan woman, anti-social, alas 12 na tanghali iigib para walang makita ang kapwa-tao doon sa balon. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, pumunta pa sa village, sabi niya, I have met somebody. Kailangan makilala niyo siya at hinakot yung mga tao sa Panginoon para maturuan. Yung babae na nag-iipon ng kung ano-ano mga pabango para sa kanyang sarili. Nung nakilala niya ang Panginoon at nakalaya siya, yung pabango niyang mahal, binasag niya at binigay niya sa Panginoon. Because when you encounter the truth, the automatic result is freedom. Ito ngayon ang tanong, are you free? Alam nga naman, lagi mo natitigin salita ng Diyos, tapos kirida lang, di mo maiwan-iwan.
Alangan naman na nakikinig ka lagi at nagba-Bible study pero bisyo lang, hindi mo matalikuran. You are not free. Kailangan, after the truth is heard, freedom follows. So kailangan tanggapin ng buong-buo yung truth, submit to the truth, so that you will be free. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Teaching without healing is only half the work and pointless. Talagang yung tunay na teaching, powerful and truthful, must set people free. At pag kayo po napapalaya ng inyong nadidinig, sigurado susundan-sundan nyo kung kanino nyo man yun nadidinig. Dahil napapalaya kayo, kayo nakakaalam na tumatalab ang salita ng Diyos. At ganyan ang ginawa ng mga tao sa Panginoon, sinundan-sundan siya kahit sa siya magpunta kasi nakakalaya sila pag nagbubuka siya ng bibig at nagtuturo. At hindi lang yon, gumagaling sila physically, which of course is the most dramatic but the least significant of all healings. Yung physical healing, yung nakahigang tumayo, yung pilay na naglakad, dramatic yan. Pero mababaw yan, mga kapatid. Mas malalim yung hindi physical ang healing, kundi emotional. Spiritual. Yung dating hindi niya makita ang katotohanan, nakita na. Yung dating hindi magkalakas ng loob na gawin na mabuti, ngayon ginawa na. Yun ang mas malaking himala. Kaya lang ang mga tao, mabababaw. Ang pinaka gusto natin laging nakikita, yung pangkatawan, yung pang-physical. Kaya iba tuloy yun ang mga gimmick nila at mga trick para maraming makinig. Yung mga healing-healing, in front of the TV, makakapagsalita na, hindi mo naman maalaman kung artista ba yun, no, inilagay doon. You know, kailangang i-emphasize yun because most of the people are always longing for physical manifestations. Kaya dinadaya tayo ng mga espiritu, lagi may mga physical, dyan, dahil ang hilig ng tao. Nawa, sa maiksing buhay natin, gumradyo tayo lahat sa spiritual level na masasabi natin, Lord, may sakit ang binti ko, pagalingin niyo po. Pero kahit hindi niyo pagalingin ito at masakit pa rin, maniniwala pa rin ako sa inyo. Dahil marami kayong pinapagaling sa akin na iba, na spiritual, na hindi nakikita ng tao, hindi madaling bilangin o sukatin, pero sa akin mas mahalaga yun. Na hindi po natin laging ina-equate yung ating spirituality at yung pag-ibig ng Diyos sa nakikita ng mata. Sabi, Lord, may sakit ang nanay ko, awagawa na ako, pagalingin niyo po, pero kahit di niyo pagalingin, naniniwala ako sa inyo. Dahil alam kong maraming paraan ng pagpapagaling ang ginagawa niyo sa amin, hindi lang ito. Huwag nating ibabase sa nakikita lang ng mata ang kapangyarihan ng Diyos. The truth is, God is spirit, and we really are spirit. Itong katawan natin na ito ay kulungan lang ng ating espiritu. Kaya pag namatay na ito, nakakalaya ang ating espiritu. Doon natin makikita ang tunay na mahalagang bagay espiritual, hindi physical. So huwag tayong padayang ganong kahalaga yon. Bagamat mahalaga sa pansamantalang panahon. But what is not important 10,000 years from now is probably not really important. What is important is that which is eternal, that which is spiritual, that is beyond the eyes, the nose, the ears, spiritual. Now, thank God because it doesn't change. God does not change. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sadly, people are still the same. Tulad ng sa binasa natin, needy of teaching, of good news, of healing, of freedom. Christians like Christ can and should be agents of teaching and healing and freedom. Kailangan makita natin na nagagamit tayo ng Panginoon para sa kagalingan ng iba, para makapagturo, to preach the good news. Of course, as we have already established, healing can be physical, healing can be spiritual. Kung sobra kayong pinagpala, parehong pagpapala dumadating. Pero kahit wala yung physical, yung tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, yun ang pinakamalaking healing na importante. Yun ang ticket natin to eternity, that you have been made whole through the blood of Jesus. Whether or not you are dismembered physically, whether or not you are ill physically, that your soul is going to God when you die is already the biggest healing of all. Yun pa lang, salamat na, kahit wala nang ibang dagdag. Kaya hindi na tayo masyado dapat palaasa. Kinokondisyon na ng Diyos. Diyos ko, pag pinagaling mo po ako, itong gagawin ko. Ba't hindi pa basapat sa'yo pinagaling ang iyong kaluluwa na pag bigla kang namatay dyan, pupunta ka sa presensya ng Diyos?
Let us not be deceived by that which is seen by the eyes. Now, Jesus always goes to people, even now. Sabi niya sa Revelation 3:20, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me." Narito ako, tumutok-tok sa pintuan, sino man ang makarinig ng aking tinig. At pagbuksan ako, papasok ako at makikisalo sa kanya sa pagkain. Sa Israel po at sa mga desert cultures sa Middle East, yung makisalo ka sa hapagkainan sa isang tao ay napakabanal na gawain. That if I ate with you, it means I will die for you if needed. So hindi lang basta't merienda o kainan itong pinag-uusapan ng Panginoon. Sabi niya, kumakatok ako sa pinto, pag pinagbuksan mo ako, I will die for you. I will protect you. Pagbuksan mo lang. Pero paano pagbubuksan kung hindi nadidinig ang katok? Kaya ang sabi, if anyone hears my voice. Marami pong nakikipag-agawan sa ating tainga. There are many sounds and voices that compete for our ears. Sino bang pinapakinggan nyo? The law of impenetrability says that only one thing can occupy one place at one time. So kung may pinili na kayong ibang pakinggan at hindi yun ang Panginoon, paano nyo madidinig yung katok? Kailangan piling-pili ang pinapakinggan. At nang sa gayon, marinig natin yung oras na pumatok ang Panginoon. At willing tayo dapat siyang pagbuksan. Lumalapit siya. At kung di man siya, nakikita natin nadidinig na lumalapit, eh di tayo ang lumapit. Sabi sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." May magsasabi, "Pastor, bakit po ganun? Parang ang layo ng Diyos. Ano man ang pagsisikap ko, hindi ko siya makita." Basabi ko, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Sabi sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me if you seek me with all your heart." Baka hindi buong-buong puso ang paghahanap mo. Naghahanap ka pero may kondisyon. Susunod ka pero may kondisyon. Pero pag hinanap mo ng buong buo at handa kang tanggapin kung anong matagpuan mo, handa kang sundin kung anong madinig mo, sabi niya, walang duda, you will find me. So God can be found. More importantly, God finds us. Kung mabalikan po natin yung kasaysayan, lahat ng uri ng tao sa lahat ng lugar, nagkita-kita sa paanan ng Panginoon at nagkaisa na kailangan nila ang Panginoon. The teachings and ministrations of Jesus actually united and up to now should unite people. Hindi dapat pinag-aawayan ang salita ng Diyos. Hindi dapat naghahati-hati ang mga anak ng Diyos. Nagkakahati-hati dahil sinusunod ang mga sariling luho, ang sariling kagustuhan, ang yabang, ang pride. But you see, when the Lord taught and when the Lord healed people, every type of person gathered around Him. Dapat hanggang ngayon, ganun. Kung tayo po nakafocus sa salita at pagtuturo ng Diyos, at nakafocus tayo sa Kanyang healing ministration, no issue can divide us. Hindi dapat naghihiwa-hiwalay, hindi dapat nagkakanikanya. Pero nangyayari yon when we are no longer focused on the teachings of Jesus. When we get focused on ourselves. When we are no longer focused on the healing possibilities through Jesus, and we want to be the healers ourselves, divisive. Kaya ang sabi ng Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Every effort. Lahat magtulong-tulong para laging may unity. Isa-isang tabi ang sarili at unahin ang ikabubuti ng katawan ni Kristo. It goes without saying that teaching should not result in division. Hindi pa tapos mong magturo, nagkahiwa-hiwalay, nagkagakagalit, nagpaligsakan, nag-contest. 1 Corinthians 1:12-13, "If one of you says, 'I follow Paul,' another, 'I follow Apollos,' another, 'I follow Cephas,' still another, 'I follow Christ,' is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul?
Sabi ko, sinasabi natin, dito ako sa leader na ito, doon ako dito, nagkakahati-hati. Teka, sabi ganon, bakit kayo ganyan? Hati ba si Kristo? Hindi. Kaya dapat hindi nahahati ang kanyang katawan. Sino man ang gumagawa para ito iguluhin, hatiin, yanigin, paghiwa-hiwalayin ang mga anak ng Diyos, ay hindi tumutupad sa kagustuhan ng Diyos. Siya ay sumusunod sa kagustuhan ng demonyo. Napakalinaw ng mga salita ng Diyos. At bilang Kristiyano, dapat yung ipinaglalaban, sinisikap, ginagawa ang lahat that you be taught about the kingdom of God, that you experience the kingdom of God, that you be healed at various levels and in many ways. So welcome Jesus into every room in your house, into every compartment of your heart. Go to Jesus and bring others to Him. If you are a faithful Christian servant, you will go to people. Kayo mismo. Hindi ko maisip na may mga tao na nakatanggap ng kaligtasan, nakakakilala kay Jesus, pero hindi dinadala yon sa kanyang mga kapwa-tao. Na kaya niyang maupo sa isang lamayan, makipagkwentuhan sa mga walang katuturang mga bagay, sa exchange rate ng dollar, sa mga tungkol sa kung ano-ano mga political issues, 30 minutes, 1 hour, pero hindi nababanggit ang Panginoong Jesus. Hindi dapat yon sa mga anak ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta tulad ni Jesus, magturo. Yun ang ginawa niya. He taught. Because when you teach, there will be healing. Ngayon yung kailangan sa aming lumakad ka lumpo, gumising ka patay, hindi ganong healing. But when you teach, the emotion, the spirit will be ministered to. And there will be healing, mostly invisible. But you are a Christian, do what Christ did. Go and teach. Luke 10:1-2, the Lord appointed 72 others and sent them two by two ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Mga kapatid, nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, 1973, di pa uso yan. Konti lang may Bible. Pag dala-dala mo pa ngayon Bible mo, ano yan? Wala. Ano nga yan? Ano ba? Wala nga. Eh ano nga yan? Bible! Hindi mo maipagmapuri dahil baka kamapagkama lang may sira o kung ano-ano dahil dala-dala mo. Pero ngayon, hindi na ganon. Ngayon, mga kapatid, kahit saan ako magpunta, people are asking, "Pastor, may day by day na po ba dito sa amin? Kailan kayo maglalagay dito?" Lagi na lang sabi ko, kulang po tayo namang gagawa eh. Alam niyo po ang tingin ko ngayon dahil siguro sa panalangin ng mga nauna na sa atin, nung mga Kristiyano nung unang panahon pa, 1910, 1920, na halos talagang para kami ketong ang tingin ng mga tao dito pag nagbabible ka noon. Nung pamananalangin na sila, and throughout the generations, the Christians were always praying, andito na ngayon, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kaya nga po kayo dyan, aking gusto nga, lagi na lamang na bigyan ng hamon, mag-Bible study naman kayo, mag-lead kayo. Kung hindi kayo marunong, hindi kayo sanay, we will train you. But do Bible studies in offices. Kung ayaw niya sa office niyo, sa office ng iba. I encourage businessmen and employees. You want to become pastors, we will train you to be doubly productive pastors. We will not ask you to resign. We're not going to ask you to leave your jobs or your businesses. But we'll train you to be pastors. Para dalawa ang ginagawa niyo, you're doubly productive. It's possible and it can be done. In fact, it's the only way to do Christian ministry now. Because when the workers are supporters of themselves, then the resources of the church doesn't get strained and more work is done. But I'm telling you this, work. Because the laborers are few. Huwag niyong ipagkait sa iglesia ng Diyos ang mga karunungan, training, and education na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kailangan natin pagtulong-tulungan ito. At kailangan natin iniligtas ang church sa mga divisive elements, sa mga aha, sa mga alakdan, sa mga makakamandag na mga ulupong, sa mga Judas. You've got to protect your church. Hindi nyo dapat pinapayagan yung mga divisive people, kwento-kwento, dal-dal-dal-dal. Dahil kung mga disente, they should talk openly. But sometimes, our decency is our weakness. Kahit po sa ating church, mga kapatid, pag may dinidisiplina tayo, kahit anong immoralidad ang ginagawa, hindi natin pinupulpito, hindi natin pinapahiya. Why? Because our goal is that they should be ministered to, counseled, restored, so they could be quietly brought back to the ministry. Pero ang nangyayari, yung mga dinidisiplina mo, sila ang nagpapablicity sa labas, inaapi sila, kinakawawa sila, blah, blah, blah.
blah, blah, blah. And our silence sometimes works against us. But we choose to be decent nevertheless. If people choose to be evil, let them be evil. But this church chooses to be decent. Ang tatandaan nyo ito, ang church train ng workers, alam nyo yan. Marami tayong tinutustos, umi-import tayo ng maraming mga mahuhusay na teacher to train our workers. Encourage tayo ng encourage sa magka-ministry, ang mga tao. Anong kabaliwan kung meron kang manggagawa na matino, tatanggalin mo, matino pala? Anong kabaliwan na may manggagawa kang mahusay, didisiplinahin mo, mahusay pala? Maniwala kayo at kayo'y laging manalig. Pag may worker na inalis o may worker na dinisiplina, siya ang may problema. Dahil gustong-gusto natin magka-worker, ano't aalisin mo? Bakit? Kaya huwag kayong papayag na ang church sinisiraan. Because this is the body of the Lord. Pero yun nga, hindi ka takataka dahil maging sa 12 disipulo ng Panginoon ay may Judas. Dapat lang tayong maging maingat na hindi tayo maging ganun o hindi tayo yung kasama nun. And going back to the ministry of the Lord, teaching, preaching. Mga kapatid, magturo na kayo. Kailan pa kayo magtuturo? Pag paralyzed na kayo? Pag naghihingalo na kayo? Pag nakaburol na kayo? Kailangan kayong gumawa ng paraan. Maglingkod kayo. Ang daming mission fields for us. Sa sandali ang buhay, lahat tayo ay mamamatay din. Dapat bigyan ng katuturan. Kung hindi nyo man maibigay ang 100% attention nyo sa work ni Lord, bigyan nyo naman kahit konting pagtingin. Maski kaprasong kabihagi ng ating buhay, huwag lang yung uupo dyan pag linggo. And see you next week. Sayang ang mga galing nyo. Talagang naniniwala ako yung aking kutob sa lahat sa inyo. May kanya-kanyang kagalingan, pero available ba? Yung iba naman, magtutulong na nga, pero mga senyora at senyor pa, nandito na ako, nasa na ang chalk, nasa na ang blackboard. Ikaw, Aba Sister, pag tumulong ka sa church, bring your own blackboard. Bring your own. Buti ka hindi bring your own elevator. Ganun talaga. Huwag mong asahan ako. Ikaw nag-volunteer work. Bigla ka namang isa pang trabaho kasi kasuhin ka lamang at suyo-suyuin. Talagang kakapalan mo ang iyong dibdib. May mga frustration. Kumisan yung katrabaho mo, katulad mo rin nagsisimula, hindi rin marunong o naiinis ka. Pero pag nagpadala ka doon, walang matitira sa army ng Diyos. Kailangan mo, nandito ako dahil tinatawag ako ng Diyos. Kahit ano, pag makita ko dito, mag-enjoy ako at hindi. Gagawin ko dahil ito ang dapat. Hindi dapat maninipis. When you go to people and when you minister to them, people will also go to you and find satisfaction. This is always the best. That when you minister to people, they find satisfaction. Remember that the goal and result of teaching is healing. Baliwala ang teaching that doesn't end in healing. So heal and be healed. Tulad ngayon, ano pong healing ang kailangan natin sa Panginoon ngayon? Diyos naming Ama, tulad ng mga tao noon na naghahabol kay Jesus, ganyan din kami ngayon. Sari-sari ang aming makaramdaman. Physical, emotional, spiritual. Nananalig kami sa iyong salita. Nananalig kami sa iyong galing. Nananalig kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Pagalingin niyo nga po kami. Pagalingin niyo po kami. Panginoong Diyos, nakita mo po itong mga anak mo. Naniniwala na kayo'y nagbibigay. Naniniwala sa inyong kapangyarihan. At higit dyan, Panginoon, dahil alam na may pangangailangan. Kumilos kayo, Panginoon. O Lord God, in the name of Jesus, your Son, open the windows of heaven and pour blessings upon these people. Alang-alang sa mga sugat ni Jesus. Alang-alang sa kanyang pagpasa ng krus na mabigat. Alang-alang sa kanyang laman, buto at mga litid na tinagusan ng mga bakal na mga pako, Panginoon. Alang-alang sa dugong tumigis sa kanyang mga bahagi ng katawan at sa kanyang noo, Panginoon, sa koronang tinik na kanyang sinunong. Alang-alang sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Panginoon, ngayon din, hinihiling ko. Pagalingin yung mga anak niyong ito. Wala naman kami ibang lalapitan, kayo lang. Wala kaming nais kilalanin Diyos, kayo lang. Wala kaming matatakbuhan, kayo lang. In your name, O God, is the name above every name. It is above whatever name of illness we have right now.
It is above the name of the sickness that we're bringing at the feet of Jesus. Release blessings and give us eyes to see the answer to our request. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Wala kaming patago, subalit humihingi kami at nangangahas na gawin ito ayon sa iyong pangako, ayon sa iyong salita at ayon sa iyong pag-ibig. Mga kapatid, in the name of Jesus Christ, our Most High God, our Savior and Lord, in faith, lift up your hearts and receive what you ask of Him. He is the same yesterday, today, and tomorrow. God doesn't change. Yung nilapitan nila noon na Jesus, siya pa rin ang Jesus ngayon. Lumapit kayo at tanggapin. Ayon sa iyong pananalig, buksan niyo ang inyong puso. Tanggapin ang pagpapalang ipinagkakaloob na sagot sa inyong hiling. Salamat po, Ama, sa iyong pagdinig. Naniniwala kami, Panginoon, kumilos kayo. Kumilos kayo sa aming kalagitnaan. Walang duda na dumidinig kayo ng mga panalangin at hindi kayo nagbabago. Thank you, Lord, for healing. Thank you, Lord, for physical, emotional, or spiritual healing. At nawa, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa amin, kami naman, sa pagtanaw namin ng utang na loob sa iyo, ay maging kasangkapan mo rin sa pagpapagaling ng iba. Pinupuri ka namin, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus.